Mga kagadget, matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload ng video, almost 2 weeks. Ngayon, i-re-reveal ko naman kung paano i-bypass ang iPhone na ang version niya is 13.5. Pasensya na kayo, maraming dumadanas sa kayan sa harap ng shop ko eh. So, ang gagamitin po natin na check rain is yung bagong version is 10.2. Yun po. Tara, simulan na natin yung ating pagbabypass. So, unang gagawin natin is, kasi naka-hello lang to yung unit. Mga kagadget, kung kayo yung cellphone nyo ay naka-password, mas mainam, huwag nyo muna siyang i-restore. Meron naman nun, kaso paid lang. Online siya, then saglit din naman ang process nun. Nagre-range siya ng mga 6.3, 6.5, ganun. Huwag po kayo maniniwala dun sa mga na nakikita nyo na mababa online kasi mahirap pong ma-scam. Kung sakasakaling meron po kayong mga unit na gano'n na naka-passcode lang, contactin nyo po ako sa aking Facebook account, Kenza Kim Morales, yun po. So, tara, simulan na natin to. Ito, naka-disable na siya, na-restore na siya, kaya bypass lang to. Magagamit pa rin to as Wi-Fi lang. Pero meron itong paid din na full function siya, kaso mahal po ang bypass. Pagka-click natin ng start, antayin lang natin siyang mag-restart. Then pagka-restart, hold natin yung volume down tsaka power. Pag namatay yung unit, bitawan yung power, then antayin mag-DF yung mode, lalabas po yan doon sa pinakaano ng check rate. So, ayan po. Antayin natin na may mag-flash sa screen ng iPhone nyo. May kita nyo po yan. May mag-run po sa screen ng iPhone. Then after nyan, lipat tayo dun sa PC para dun sa bypassing naman. So, ayan, done. So, lipat naman tayo ngayon sa PC. Yung pang bypass na to, no, credits ko to kay frpfile.com. Siya po yung may create ng software, so tinry ko lang as para may pakita ko po kung paano mag-bypass. Then isa pa po, Filipino version po ito. So, naka 64 bit kasi ako, kaya 64 ang ginamit ko. Ayan po, nakikita nyo naman dito, 64-bit, then ang kinlik ko po niyan ay 64-bit yun po. So, sa file na po ito is PM nyo na lang po ako sa FB at ibibigay ko po sa inyo. Hindi ko po pwedeng isama dun sa video tutorial sa channel ko kasi po makaka-copyright po. So, click po natin yan. Then, pagkalabas po nito, ang unit po is naka-on. Ayan. So, baba natin ang konti. Ang i-click po natin dyan is yung 13.3 to 13.4 na bypass. Tapos, antayin lang po na may mag-pop up sa screen ng computer nyo na bypass is done.
Yan. So, lumabas na po yung bypass is done. So, ang gagawin po natin, okay, then connect natin siya. So, in this, select lang kayo kung anong country nandun kayo. Kung anong language ang naiintindihan nyo po. So, dahil ako'y Pilipino, so, Philippines po sa akin. Then, continue. Then, connect ko muna sa Wi-Fi. Angat ko muna. Then after po, next, continue, then continue, set up, mamaya nyo na po i-set up yung touch ID tsaka password kasi meron pa tayong gagawing iba. Passcode, don't use, then don't transfer, agree, continue. Okay. So, ang gagawin natin dito dahil natapos na, punta tayo kay Checkrain. Install po natin si Cydia. Mainitan ka na. Download na si Cydia. So, na-install na po si Cydia. Ang gagawin na naman natin is sa natin si Cydia, punta tayo kay kapit natin. Punta tayo kay ayan, source. Ignore po yan. Then, punta tayo kay source na ako kamaligot. Then, punta tayo kay edit. Then, add source. Then, type po natin dyan. apt.cydia.akk.com. Ayan. Then, add. So yan, antayin natin na mag yun, nag-update na yung nag-run na yung source repo source na pinasok natin. So antayin natin siya matapos. Then after niyan, punta tayo sa search tab po after niyan. Itong bypass na to for ano lang to, no, for tethered lang siya, used as wifi. So mga gadget, kung kayo bago sa aking channel at napadaan sa aking video, please hit like, subscribe, comment, and click notification bell para sa mga bago ko pang i-upload na video. Thank you.
So, antayin natin siyang... Ayan, tapos na yung flashing niya. Then, ang gagawin natin dyan, return to CJA lang tayo. Then, search natin. Save. Shutdown. Ayan. Ayan po. Ayan. Then, yung may in-check po, ito, itong may in-check na yan. Then, install po natin. Confirm. So, antayin natin siyang matapos. Hanggang 1-9 po. Hindi kaya tayo eh. Talugin na ako. Hanggang 1-9 lang talaga. Oo. Tapos na to eh. Thank you.